kamay sa'yo. Sila. Pamilya po. Hindi yung mga taong nagdadala sa'yo sa masamang isyo. Sila pa rin. So, sila pa rin ang na-realize po ng mga ito. Sabi ko, hindi ko na po sila sasaktan muli sa pangyayaring ito. At pipilitin ko pong sikapin na hindi ako matutokso sa para mapalapit sa ganong ulit na bagay at pipilitin ko pong magbagong buhay at umunlad ang aking sarili. Ayun. Gano'ng katagal ka doon sa ano? 1 year and 1 month po, sir. Kahit matagal yung adjustment, napakahirap. Ginamot ka pa ng pandemic. Walang dalang. Nung pandemic na nandun ka, mas mahirap. Doble, yung hirap sa loob ka na. Bagay, lahat naman tayo nakakulong nung pandemic. Pero iba yung sa'yo kasi wala kang katuwang, wala kang pamilya, wala kang kamag-anak na pwede mag-alaga sa'yo. Tsaka mas mahirap, marami kayong magkakasama. Opo, mahirap po. Grabe po yung hipit doon. Nag-positive ka ba roon? Nagkasakit ka ba? Mayroon ba nag-positive? Hindi naman po kasi po, binigyan po ako ng katungkulan doon bilang isang health aide. So, ako po yung pagmasamay pa sa mga isang pakaramdam sa isang inmates, ako po yung nagbibigay ng gamot. Or kung may natasang pressure, ibibibigay ko po. Ganun po. Ina-assist ko po sila. Pero kung mapapansin mo, sabi mo nga pag nasa, sabi mo nga parang tinapik ka. Okay. Pero nung nasa loob ka na dating ikaw ang inaalagaan ng mga kapatid mo, dumating yung time na ikaw naman ang nagsiserve sa ibang tao na hindi mo pa kadugo. Okay. So yun yung mga call sa'yo na sana pinakinggan ko sila. Okay. Sana nakinig ako. Natuto po talaga. Lesson ko. Anong umulit ka pa? Kumusta na ang isang Ronela ngayon? Ako po ngayon ay isang jeepney operator. Oh? At ako po isang virtual assistant ngayon sa isang online store. Ayun. Tuloy-tuloy na ang pagbabago. Tama. Maraming salamat. Ayun, no? Ay, ito. Aray, di ba? Ano yung pagbabiyahe? Kasama ka? Nakaganyan siya. Huwag na ba? Ito, kotse mo yan? Lakas na hiram yan? Ay, lakas na, no? Huwag tayo tumutulak ng jeep sa likod, pero siya sa side, eh. Siya, hindi niya tinutulak. Pininto niya yun. Sana maging maayos na tuloy-tuloy pa lang. Sabi mo nga, yung tapik na ginagawa sa atin, once na tinapik ka, ibig sabihin, meron ka pang gagawin na mas maganda. May chance. Ituloy-tuloy pa lang. Ang ganda na ng buhay mo. Lalo po ng tapik. Uy, hindi na ba yun? Tapik lang ha. Huwag mo na ang naisap pa rin ka. Thank you. Salamat ang ilan sa pag-share mo. Marlon ko na. Ito pa lang. Ang nagtatimer kasi yung inaayos mo sa nila. Bahala na po sa mga magpipicture, bawas-bawas ng filter. Pwede ka na ba namin interview? Ganyan doon yung mic mo. Kailan ka? Taon o ilang buwan ka na nakakalaya o ilang taon? Ito ngayon, nung January 20 na lang ako lumaya. Ay, ito lang? Ito lang. Wala pa isang taon? Oo, wala. Gano ka katagal na pasok? Ginagalingan mo pang ano, magtago? Ginagalingan talaga ako sa mga tao na nagbabago ako kasi lagi na lang bintang. Lagi lang puro. Bintang? Napapagbintangan ka lang. Pag may nangyayari, ikaw agad yung inakusahan. Parang ganun. Bakit? Sa tingin mo bakit? Puro sa mga record ko dati yun. Yung mga pangyayari na nangyari sa akin, yung mga nangyari noon. Tapos siguro, kala nila ganun pa rin. Anong unang kaso niya? Yung una raw kaso. Unang kaso po. Yung unang kaso ko po, yung ano eh, robbery, tapos drugs. Yung pangalawa, drugs. Pangalawa?
Yung robbery, yun yan ako. Tatotoo yun. Sa robbery, oo, dati. Pero, tumigil na rin ako eh. Ah, tumigil ka na rin. Nag-drugs ka na lang. Hey, Arturi. Wait, meron gano'n. Nag-ship ng course. yung muna sabi niya, robbery and drugs. Yung pangalawa, drugs and robbery. Binaligtad lang. Pero, Brad, dalawang beses, iba yan. O, marami rin nagkakaroon ng ganyan. Pero ikaw, parang ang hirap-hirap eh. Sabi nga sa loob ng kulungan, yung isang araw parang isang linggo eh. Okay? Napakahirap talaga, napakahirap. Lalo na yung dinanas ko doon sa Muntin Lupa. Saan ka unang nakulong? Sito, Jay? Juvenile po. Ah, bata ka pa? Juvenile po. Ilang taon ka na? Nang nakulong ka, juvenile. Bumalik po. Bumalik po. Ano ba? Balik na ha? Balik na kayo. Suki! Suki! Ano ba? Paano mo lang po natin sa mga muli suki? Wait, may meron ka bang pamilya? May asawa na po. Oh, bago pa nga po yung asawa ko. Nung makulong ka? Hindi po. Ayun, ito. Ito po. Bago pa nga. Pero nung unang kulong mo, ilan taon ka? 79 po. Ano lang ako na 70 lang po. Ha? 70? Ang hawa ko. 17? 17 years old. Tapos gano'ng katagal? Hindi, lumaya po ako noon. Tapos siguro nagtagal din ako sa labas. Tapos may pang 2017, tuloy ako. Yun yung bumuno na ako ng matagal. Yun yung pinaka-first time kong bumuno ng matagal. Bumuno sa Muntin na yan? Yun yung pinaka-hirap talaga na mahirap. Sa Muntin na nangyari ito? Sobra. Ilan taon? 6 na taon ako. Ano naman sabi ng magulang mo na ganun may pabalik pa? Bali yung magulang ko, yung airpad ko wala na. Airpad ko na lang po na yan. Ay, naku, mapagisig ang airpad, wag ganyan. Iniis ka ba? Nang airpad ko? Hindi, nang nanay mo. Siyempre, wala ka nanay mo, hindi yung tatay mo lang. Wala, hindi ako tinalaw eh. Busy. Ah, busy. Yun yung ano, yun yung tigas ng magulang. Hindi ka nakinig kasi sa mga payo niya. Hindi, may kasabihan daw siya eh. Pag tinalo niya ako, baka sumunod siya. Ha? Ah, siya ang nagbibigay sa'yo. Ano ba? Sumo sa'yo buhay mo sa loob. Kamusta? Gano'ng mahirap? Alam niyo yung pinakamahirap? Yung ano yung COVID. Tapos pagkatas ng COVID, rayot naman. Rayot pa rin. Forma ka naman. Nadadamay ka ron? Hindi, siyempre. Ikaw ang pipili ng sarili mo ron eh. Kung sasama ka ba o hindi. Kung sasali ka ba o hindi. Sumama ka? Siyempre, depende. Pwede mo o pwede hindi. Kasi, o yung mga tao ron eh. Bukod dalaw eh. Yan, yung buryon. Yung pagka-buryon ba sa loob, lalo ganyan sa Muntinlupa mo, yan yung malaking kulungan na talaga eh. Pag nabuburyon ka ba talaga, imbis na magpakabayad ka, mas sumasama ka ba dun sa grupo na magkulong, away ang gusto, mas dun ba pinipili mo yung mas dito sa makakabuti sa'yo? Hindi naman po. Pag yung mga kasama ko rin dun, maayos naman. Ngayon, yung mga iba, hindi ngayon, pag nagkaroon ng tira dun, magkakabulo sa iba rin. Kaya, sorry, parang magkatabal ko sa iyo. Oo, nila po. Mark location. Bakit sila ito? Dahil hindi ka lumaban. Pero Marlon, meron kayong pang natutunan ng pangalaman? Oo, marami. Mahirap, napakahirap din. Ano? Naging gaya ng? Nasubulan ko na. Sa pagkawalik sa pamilya. Napakahirap na yung mawalik sa anak mo. Nakikita mo yung anak mo. Yung anak mo bago ka mamaya. Tapos yung asawa mo, dadalaw, napakahaba ng pila, napakahirap. Dumadayag na rin yung asawa mo. Sabihin na ako ng asawa, napakahirap dumalaw rito, kaysa ganun. Ito hindi sa pagano, Arlan. Hindi siya nag-hanap. Ay, hindi. Hindi, ng pagkain mo. Ano ba? Di ba siya nag-hanap na ba? Yung pang-araw-araw mo, o bakit ako magtitiis sa taong ganito? Napabalik-balik naman sa kulungan, pero hindi mo parang dumadating, hindi mo iniisip yung pamilya mo eh. Ang iniisip mo lang kung paano ka magiging masaya eh. Hindi nga po yung tinatanong ko rin sa sarili ko, yung pinitindi ko rin sa kanya eh. Kaya yung pagkapit ko eh. Kaya hindi niya rin ako maiwan. Puro may day lang, kaya hindi niya ako maiwan. Kahit ang dami kong ginagawang kalokohan, kahit siya parang siya, kahit siya na ako mapunta. Pero nakita mo ba yung dahilan na yun kung bakit hindi ka iniiwan ng masawa? Hindi ko maaaring mga alam. Ito yun. Sabi ko na nga po eh. Isipin ko na nga yan. Okay mo eh. So, ngayon, anong lesson? Anong pagbabago nangyari ng paglalaki? Bali, ano na ako ngayon, nagbago na ako. Talagang ano, nag-ano po. Nag-tricycle ako, nag-ano ako ngayon, install yan. Nag-install ako ng ano, carpet. Carpet? Saan ka ba? Sa ano? Abya.
Sa may ano? Ang bus dyan? Hindi, sa may Sunday. Pag may mga pagsubok ulit, Marlon, paano mo kinokontrol yung sarili mo? Iniisip ko na lang yung gawin yung mga dating gawain. Iniisip ko yung anak ko, yung baby ko ngayon. Doon ako nakapokus ngayon. Siya yung papa ko na gawin. Oh, pwede mo silang kunin din, no? Bakit kami? Pwede ikaw. Siguro, eh, iwasan mo na rin. Tsaka kung kinakailangan, layuan mo muna yung lugar. Nakakabiya sa Mesante, ang konting ganun mo ang boost siya lang. Nandun yung biniha, di ba? Di sa kabilahin, sa Waluna. Yun nga, Sante, Waluna, ang boost siya. Pero tama yan, Marlon. Alam ko yun eh. Oh, siyempre. Pero tama yan, Marlon. Gawin mo yung anak mong moderation para sa pagbaba. Tuloy na pagkatuloy yung pagbaba. At hindi pa ako lahat. Nakikita ka namin, masaya ka ngayon. Hindi ka namin makausap ng matino. Ibig sabihin, malaki ang binago mo sa sarili mo. Basta i-focus mo yung sarili mo sa pamilya mo. At kung nang kalimutan, ang lapit ang paglabas mo ng Sunday, kakanan ka lang tutok kung ano itong simbahan. Ano na doon? Saan ka nito? Simbahan. Kung ano naman yung sinasabi mo. Kasi wala kang kukuha na naman. Iwasa pa rin. Importante ngayon, magbago at sinigyan ng pagkakataon. Yan ang pinakamaganda. Yan ang lagi mong iisipin para hindi mo mahiwan ang pagbigyan. Okay? Magod mo. Okay. Sarap ang usap ka. Sa tanong na, kailan ang balik po? Huwag na mahalo niya, hindi na babalik mo. Wala na pa. Wala sa baby mo. Ay, diba? Kira pala si Liam. Ay, diba? Ay, diba? Sa mga ninong niya, walang mawala. Okay, umiti mo lahat sa pamilya mo. Kung ano yung bako. Thank you, Marlon. And God bless, God bless. Pero may chance pa kayo dito sa ating huling tanong. At ito ay for 30,000 pesos. Ito sa inyo, ano ang tanong? Pataas! Papa! Hindi pala. Sino sa kanila ang nanalo sa sugod bahay? Nagkaroon ako ng isa at nagkaroon kami ng negosyo.
magawa, na ipag-umutuloy mo yung mga anak. Parang case yan sa... Tricycle, no? Ah, ikaw pala, Kuya Ray. Natatanda ko na to si Kuya Jeffrey. Kuya Jeffrey, pag-usapan din natin. May history din kasi main si Kuya Jeffrey na pag-usapan namin yan dun sa barangay na ito. Pero hindi masyado kayo. Ano, kwento ni Kuya. Kuya Jeffrey, ano pa mga ano, hindi problema ba tayo na masukan? Drugs po. Drugs. Tapos, kailan yun? October 2020. 2020. 2020. So, mga dalawang taon. Dalawang taon, no? Oo. Tapos si Kuya Jeffrey kasi na pagkalaya siya, hindi na gano'n eh, hindi nag-tricycle siya, pero ang problema niya nung wala siyang pangkisa. Oo nga, naalala. Eh, Jeff, kamusta? Kamusta kayo ng business mo at saka yung dalawa ng mata? Mabuti naman no, yung mga anak ko dahil na pag-umot ko na rin no, sa ulong na mga anak ko. At ang business ko naman po ay nag-negosyo. Frozen meat. Kayo ba kuya, meron din kayong ibang natulungan? Munabot at pulang tulong gamit kuya na panalunan nyo? Sa napanalunan ko po, inuna ko muna yung mga pangangailangan ko kasi ito ang mga anak ko at kasi napakalaki rin mo ng magagastos kapag nakukuha ka ng linya ng yung sa linya ng tricycle po palang mahal. Pero yung prangkisa, mura lang pala yun. Eh, kay Jeffrey, pagka ganyan, halimbawa, yung mga nakasama kayo sa loob, tapos ikaw ay nakalaya at nakabangon, meron bang ano, meron bang pagkakataon na pinukontak ka, halimbawa, nakalaya na rin ako, baka pwede mo rin akong tulungan, may ganun ba? Meron mga nakakalaya na nakasama sa kamustahan lang, pero yung ganun na tulong tungkol sa kung ano man, wala. Meron po ba kayo nakasama noon sa loob na nakalabas na rin? Marami na rin. Kamusta na sila? Nasa maayos na rin silang ano. Kasi, kaya ko na dalawang taon, ay tatlong taon yung pinakamatagal kong kulong. Sila maabot ng 10, 5. And Jeff, maglaya nila sila sa pagkakas. Yung nangyari kasi sa'yo dalawang taon, tapos ito pa yung nanalo sa sugod bahay. Napakalaking blessing kasi nun eh, na makalaya ka na, makakuha ka pa ng bagong panikula. Ano na lang yung pagtrato mo dun sa itong bagong buhay niyo ni Mrs.? Inayos ko ng mabuti at nakatulong ko sa pamilya ko at sa paghanap buhay. Laging dinadalangin ko sa Panginoon na lagi niya akong gabayan. Kamusta lang ang sinasabi mo? Eto, kakamustahin ka namin. May lisensya ka na ba? Sa ngayon... Diba? Nung sinugod bahay ka, wala kang lisensya. Sa ngayon po, process po, gawa ng... Kailan lang po kumuha ng student. Step by step po kasi. Ah, pero meron na. Ayun. Legal na. Eh, parang ako, bibigyan mo eh. Eh, sinabi ko, lumabot sa kina yun. Diba? Yes, sabi ko, pumunta ka na yun para sa prangkisa. Hindi na. Mahal na mahal ko siya at alagaan niya mabuti ang aming mga anak. Ilan po? Si ate din pa kami gusto sabihin. Teka, Kuya Ray, lalapit lang po. Hindi, galit sa ate. Galit sa kanya. Mayor, baka naman lumipas na. At ano po pangalan ninyo? Maricel. Ate Maricel, baka po meron kayong gusto sabihin kay Kuya Jeffrey. Isa lang naman po masasabi ko sa kanya. Tuloy-tuloy niya lang po yung kanya pagbabago. Kasi ang hirap po pag... Nasa kulungan po siya, mahirap po sa sakripisyo. Araw-araw po pagkain na dadalhin po sa pamilya. Dalawang taon din yun, Kuya Jeffrey. Oh, Jeff. Ano ba pa-promise mo? Promise ko sa kanya, magbabago na ako. Totoo naman, tinutupad ko naman. Alright.
Thank you very much, Jeffrey. Maraming salamat, Mrs. Maricel. Salamat po. Bakit ka umiiyak? Nakaiyak po ako. Tay! Tay! Si Tatay Ferdinand! Ang kinahanap po namin ay yung naging party po ng sugod bahay namin. Hindi po ba kayo nasugod? Hindi po. Sino lang po sumugod sa inyo? Wala po. Wala po. Pero kailan po kayo nakalaya? Nakakulong po ako. You please. Bakit? Alalaya ko lang po ng ipin po. Anong taon na? Last year po? Opo. Ano nangyari po? Ano po ako sa kaso ko po. Ako po kaso ko po. Ano po? Ano po yun? Sabi po. Pag-iipo ng mga bata. Ah, 8 years po kayo. Eh, kamusta po ang naging buhay niyo po sa loob? Okay lang po. Ay, sira naman ito. Doon po sa 8 years po na yun, nung nakalayo po kayo ng April, paano po yung naging proseso? Paano po nung nasabi sa inyo na finally makakalaya na po? Laki pong tulong po sa akin ng Panginoon po. Laki po ng tulong po sa akin. Laki sa po. Bakit ka nagpatatulog doon? Naburin po ako eh, D.O.C. Ha? Ano ba ka
mamaya, naiiyak ka na, wala nang lumalabas na luha sa'yo, kaya pinatatok mo, no? Hindi po. Bakit po yun? Dito nagpatatok ka? Sobrang brilliant po kasi sobrang kahirapan po sa Mindoro, eh. Doon ka ba na kulong sa ito? Doon po, na ako doon, eh. So, may mabait ka na? Opo. Gusto mo bang pamuray ang tatok mo? Gugusin nga po, matagal ako, eh. Mas meron, kami dito, pang may plancha. Ha? Huwag yun! Kuya Ferdy, maraming salamat po sa magkakakwento nyo at ang inyong karanasan at sana magtuloy-tuloy po ang pagkakabago. Thank you, Kuya Ferdy. Salamat po. Zyren, Ernest, congratulations. Salamat po. Thank you, sir. Magbago na rin kayo, ha? Okay. Gusto ba nga hindi nakakaalam yung mga tato na nililaser na yon? Pwede nang mabura. Dahil na yun ay March 25, birthday ng kapatid ko sa channel, si Nancy. Happy birthday. Happy birthday, Nancy. Salamat sa mga bisita natin at nakawagi na kanilang mga kasaysayan. Like, isang sa buhay, nagkakamali tayo. Abangagang natuto tayo at handang magbago buhay. Susunod, mapapanood na Holy Monday presentation ng Itbulaga na Zelda ng kahapon. May kaugnayan sa mga na-interview natin ngayon. Lahat ng yan, mangyayari. Pagkumaling ng Hit Bulaga! Congratulations! Uy, Pansy! May hipon ba? Haka! Mahalang hipon ngayon, ha? Okay lang, ma. May torsion cubes tayo. Uling-uling sarap ng hipon and spices. Ang gagawin ko para sa sarap ng restaurant.